Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe. At pindutin ang notification bell icon para updated ka sa bawat upload nating video. Ogie Diaz sa mga nagtatanong. Wala po akong galit kay Bea. Nilinaw ng talent manager at artistang si Ogie Diaz na wala siyang nadaramang galit sa Kapuso actress na si Bea Alonso. Ito ay kanyang nilinaw sa kanyang tweet nitong Martes, Febrero 13. Wala po akong galit kay Bea. Feeling lang yun ng iba. Sorry po sa mga na-offend sa mga binabalita namin sa ad ni Ogie. Pagpapatuloy niya pa. You can unfollow naman anytime. Huwag nang magpaalam. Sukmid mo, hawak mo, decision mo. Ang pahayag na ito ay lumabas matapos ang mga naging sunod-sunod na pagbabalita ni Ogie hinggil sa hiwalayang Bea Alonso at Dominic Roque. Marami siguro ang na-curious at nagtatanong sa talent manager kung may galit ito sa aktres. Lalo na't sa vlog rin nila lumabas ang chikang iniaalok muna ang projects kay Marian Rivera at kung hindi ito tinanggap ng Kapuso primetime queen ay sakalang iaalok kay Bea. May mga nagsasabi rin na baka sumama ang loob ni Ogie matapos magbahagi ni Bea ukol sa mga taong nagkumpirma ng kanilang breakup nang walang pahintulot mula sa kanila. Pero malinaw naman sa sinabi ng talent manager sa kanyang vlogs na ito ay wala pang kumpirmasyon at hiling niya nalinawin ito ng mga involved sa issue. Sa hiwalay na tweet ay iginiit ni Ogie na base lang rin sa mga trusted sources ang kanilang ibinabalita. Basta kami ay may nakakausap na source at sinasabi ko lang naman ay ayon sa source at hindi ko kinukumpirma. Say ni Ogie. Dagdag niya pa. Bakit meron nga ba? Totoo na, dinay-deny pa eh. But eyes can't lie, so ano, ipipilit ko ba yung alam ko? Hindi na, basta they know the truth. At sa kabilang balita naman, Dominic nagkukulong sa kondo. Ipinagtatanggol ni Ogie Diaz sa isyo ng pera. Hindi raw naglalabas ng kondo unit niya ngayon si Dominic Roque. Base sa chika ni Ogie Diaz sa showbiz update vlog nila ni Mama Loy at Joseph Poco. Kwento ni Ogie, base sa kanyang source, madalas magkulong sa kanyang kondo si Dominic at dinadalaw siya ng parents niya o family niya roon. May mga kaibigan si Dominic na tumatawag sa kanya para siya ay i-console. Para siya ay lumabas para somehow ay makalimot. Pero yung iba, hindi niya pinagbibigyan. Yung iba naman ay pinagbibigyan niya, ani ni Ogie. Samantala, tinalakay ni Ogie at Mama Loy ang tungkol sa kondo na pag-aari ng politiko. Inuupahan ng palayon ni Dominic, kaya marami ang nagdududa kung ano ang kapasidad niya para mabayaran ang renta na ito. At sa kabinanggit ni Ogie, ang ibang pinagkakakitaan ni Dominic, tulad ng sariling production house. Kung matatandaan ninyo, nung panahon ng pandemic, nag-video call kami ni Dominic at ipinapakita niya sa akin yung bahay niya, yung interior ng kondo at minsan nag-uopisina na rin siya roon. Kasi doon sa mga nakakataas ang kilay at naghahanap kung ano ang pinagkakaabalahan ni Dominic kasi hindi naman siya aktibo sa pag-aarte. Ang pinagkakaabalahan po niya ay ang kanyang production house na kinokomisyon ng mga brands para gumawa ng EVP o audio visual presentation. Something like Gabay Kalikasan. At pinapakita pa sa akin ni Dominic, yun na sila, with his staff, at gumawa mismo. At nagpupunta sa Nature Nature para ipagbunye kung paano alagaan ang ating kalikasan. Isa lang yun, hindi lang naman EVP ang ginagawa nila. May mga digital ads din silang ginagawa, ani ni Ogie. Sundot naman ni Mama Loy, ay malaki din ang kita dun ha? Correct, sabi ni Ogie. Blackpink Media Production daw ang pangalan ng production business ni Dominic. Yung iba kasi parang nilalait si Dominic. Sinasabi nila kabit ng bakla, kabit ng mayaman, giit ni Ogie pa. Nabanggit na yung tipo ni Dom na gwapo ay hindi raw talaga maiiwas ang hindi pagdudahang kabit ng bakla o may gay benefactor. Yung ang sinasabi na jowa ni Dominic na hindi pa naman napapatunayan. Tulad ng kondo na pag-aari ng isang politician na lalaki. Ang sabi sa akin ni Dominic, kinuha niya yon nung panahon ng pandemic kasi mababa ang upa. Upahan lang talaga niya ang kondo na yon. Diin ni Ogie. Dagdag pa niya, may nakarating din sa akin na yung isang bading ay business partner din niya na hindi ko kilala. Kaya kailangan nating makuha yung list ng partners na ni Dominic. Matapos magbahagi ni Bea o kung sa mga taong nagkumpirma ng kanilang breakup nang walang pahintulot mula sa kanila. Pero malinaw naman sa sinabi ng talent manager sa kanyang vlogs na ito ay wala pang kumpirmasyon at hiling niya nalinawin ito ng mga involved sa issue. Sa hiwalay na tweet ay iginiit ni Ogie na base lang rin sa mga trusted sources ang kanilang ibinabalita.
Basta kami ay may nakakausap na source. At sinasabi ko lang naman ay ayon sa source at hindi ko kinukumpirma. Say ni Obi. Dagdag niya pa. Bakit meron nga ba? Totoo na, dinay-deny pa eh. But eyes can't lie. So ano, ipipilit ko ba yung alam ko? Hindi na, basta din know the truth. At sa kabilang balita naman, Dominic nagkukulong sa kondo. Ipinagtatanggol ni Obi Diaz sa isyu ng pera. Hindi na naglalabas ng kondo unit niya ngayon si Dominic Robin. Base sa chika ni Obi Diaz sa showbiz update vlog nila ni Mama Loy at Joseph Poco. Kwento ni Obi, base sa kanyang source, madalas magkulong sa kanyang kondo si Dominic at dinadalaw siya ng parent niya o familia niya roon. May mga kaibigan si Dominic na tumatawag sa kanya para siya ay console. Para siya ay lumabas para somehow ay makalimot. Pero yung iba, hindi niya pinagbibigyan. Yung iba naman ay pinagbibigyan niya, ani ni Ogie. Samantala, tinalakay ni Ogie at Mama Loy ang control sa kondo na pag-aari ng politiko. Inuupahan ng palayo ni Dominic, kaya marami ang nagugulo.